Paano magpalit ng clutch lining? Ganito lang yung mga boss. Itong crankcase natin sa bandang kanan, ito yung bubuksan natin. Buksan nyo. Tamkin ng 8 range na sakit. Yung mas maganda yung T-range. Para madaling maano. May pwersa. Yan. Ito kasi binaklas ko na yung mga tornilyo. Tsaka yung langis sinalo ko na. Diyan na rin ako parang nag-change oil. Diyan rin ako nag-drain ng langis. Yan. Itabi natin. Ito. Tabi niyan. Pati itong dowel na yan. Yan. May kasamang spring yan dyan. Mamaya, papakita ko paano ikabit yung spring. Dali lang naman. Yan. Tapos, gamit kayo ng screw. Yung cross screw. Yung gagamitin nyo para matanggal nyo yung screw na nandun, yung apat. Apat lang naman tatanggalin dun. Yan. Biglayin nyo para hindi kayo mabungian ng screw. Pag wala kayong impact, kaya screw okay lang naman. Kasi hindi naman ganong katigasan yan. Pag sobrang tigas sa paghihigpit yan, in-impact, nababasag yan. Huwag yung i-impactin ng malakas. Mabasag kasi yan. Tabi nyo yung mga ano ha, yung mga tinatanggal nyo. Para hindi kayo mahirapan magano. Ito, sa kambi yan, pangkalawit. Ay, papakita ko din paano ibalik yan. May isa pa. Madali. Ay. Ayan, tapos buksan nyo. Ayan. Cover lang naman yan. Dali mabasag yun, basta huwag yung i-impakin ha. Lapit natin. Ayan, may ano yan dyan, may pinaka crown na lock. Ayan to. Luluwagan nyo yan, iaangat nyo kasi nakalock yan eh. Sikwatin nyo lang. Ayan. Basta umangat lang siya. Nung lalabas yung ano, bumuka siya. Yan, okay na yun. Huwag naman masyadong bukong-buka. Kung wala kayong ano, at yan, crown tools. Kung wala kayong crown tools na ganyan, kahit silsilin nyo mga boss, okay lang naman yun. Dandaanin nyo nga lang. Doon yung parang titrain siya sa may ano, yung binaka, may kala, may anong yan eh, yung pinag-anuhan ng lock. Silsilin nyo. Kasi ako dati wala akong crown tools. Sinisilsil ko lang talaga. Ano yun ngayon, medyo nakaipon-ipon. Kabila akong crown tools. Tsaka itong impact ko. Yan. Ganun din yan, paano kayo magtanggal ng tornilyo, ganun din. Pakaliwarin yung pag-release niyan. Ito yung washer. Ha? Tatabi niyan. Itong dalawa, tabi niyan. Tapos yung lock, yung crown na lock na yan, tanggalin nyo para mahugot nyo yung clutch housing. Ito kasing model na to sa Rusi. Rusi 110. Ganito rin sa mga 100. Yung mga Motorstar, Lipan. Yung MCX, kaparehas pala ng, ano yun, ng Wave 100. Parehas sila ng clutch lining. Tanggalin natin yan. Okay. Magayang masikwat, ikutin nyo parang thread. Luwagan nyo ng parang patornil yung pagpapaluwag. Yan, ikutin nyo. Sa paggagawa ng mga motor mga boss, gusto nyo mag-DIY, gawin nyo, kayanin nyo kasi manood lang kayo sa mga YouTube, marami kayo makikita ron. Ayan, ito yung sinasabi ko kanina, panlock. Ganyan yan, may ano siya, may awang. Doon nyo siya ilalock. Ayan. May mabalik tayo doon. Ayan. Yun na yung buong clutch housing. Adjust ko lang yung camera natin para makita nyo yung ano, yan, paggawa. Ayan. Subscribe na lang din kasi channel ko mga boss kung sakaling may mga bago tayong video, updated kayo. Ayan, may ano yan boss, may pinaka ano yan. Yan, lock, pinaka lock. Sikwatin nyo lang yan, madali lang tanggalin yan. Pag sinikwat nyo, ganyan lang, ganyan o.
Parang ay nagbukas ng sardinas. Pero mas malambot yan. Ayan. Okay, ito yon. Tabi nyo to. Ingatan nyo. Tapos, tanggalin nyo yung ano. Kung paano nyo pala tinanggal ha, para di kayo malito, ganun nyo na rin siya ibabalik. Ito, ito yung pressure plate. Okay? Pressure plate. May isa-isa natin paggabit nyan. Ito, clutch lining yan. Lining yan. May kasama ng pressure plate yan sa likod. Ganyan kasi mga modelo dati. Yan. Ito rin. Ito yung clutch lining din niya. Bali tatlo lang yung clutch lining niya. Kukumpara nyo sa mga Wave 100 tsaka XRM. Apat sila, di ba? Ayan, pressure plate na yan. Tapos nasa likod niya yung lining. Yan. Kumbaga magkasama na siya. Okay. Sabi nyo. Tapos ang lalagay natin na clutch lining dyan, ito, pinabili sa akin, pang SES, Motorstar. Kung wala kayong mahanap nyo, meron naman pang Dream, pang Skygo, tsaka pang Lipan. Pwede naman yun, pare-parehas lang naman yan. Pag maglalagay kayo, lalagay nyo yan ng langis. Para hindi siya magasgas agad. Kasi pag hindi nyo nilagyan ng langis, magagasgasan siya. Okay? Pagkabit niya pala, yung lining na nasa ilalim, yan yung una. Ito naman, wala namang ano dyan, kahit balik-balik ta rin nyo, okay lang yan. Yan. Kasi kilabat ka lang naman yung lining niya. Ito naman yung isa, nakaibabaw naman yung lining. Parang yung sa isa naman, yung una, di ba, nasa ilalim. Siya nasa ibabaw. Okay? Ganun lang, magpalit ng lining. Tapos ngayon, kunin nyo yung clutch housing. Okay? Nakita nyo yung spring na yan. Spring yan, apat na yung spring yan. Pwede kayong magpakabit nyo, ganyan, pwede. Pero yung pagtanggal ko kasi kanina, naka-ganyan siya. So, ginanyan ko na lang din siya. Nilagay ko siya sa spring. Kasi kahit naman ilagay nyo yun doon sa may crown sa gilid, okay lang yun, papasok din yun doon. Wala akong problema yun. Yan. Natatanggal pala yung mga boss yung spring yan. Matanggal. Ingatan nyo. Tapos, meron pa yun isa pang ano, yung pressure plate. Alam, dito lang sa ilalim ng clutch lining. Tatanggal kasi yung spring pag natataob. Ayun. Dali kasi matanggal yan. Yan. Pag tinaob nyo, tanggal agad yan. Dali siya matanggal. Nataob ko. Naglagan yun. Gabit ko ulit. Ingatan nyo, baka mawala. Medyo mahirap maghanap kasi ng pampalit dyan. Okay, ito yung pressure plate. Na yan. May parang sima yan dyan sa ilalim. Ayan. Tingnan nyo yung sima. Ayan. Yan. Dyan yung papasok yung spring. Kailangan nandyan yung spring. Hindi nyo ito tapat sa may spring yan. Okay. Tapos ibaon nyo. Yan. Tapos yung lock ngayon, yung lock. Lagyan nyo na yung lock. Paano nyo nga siya tinanggal? Ganun din nyo siya ikakabit. Saka huwag kayo matakot mag-DIY. Kasi ganun din naman kung ipapagawa nyo, di ba? Kung sakaling di nyo na kayang ibalik, edi tsaka nyo siya dadalhin sa shop. Di ba? Ganun din naman eh, magbabayad din naman kayo eh. Pag nagawa nyo naman ng maayos, sundan nyo lang yung mga, yung ginagawa ko. Makakalis kayo sa, ano, sa labor. Tsaka may matutunan pa kayo. Okay? Yan. Yun lang. Tapos punasan nyo. Punasan natin kasi medyo magrasa, malangis, madumi rin yung kamay ko. Sa kalsada rin kasi ako nagagawa kasi yung pwesto ko. Sa tapat lang din ako ng bahay. Okay? Ayun, sa pagsalpak naman yan, wala namang ano yan, kahit, ano, kahit bali, ano, basta ganyan yung tama. Okay? Basta pumasok lang siya ron sa pinaka, ano niya, yung pinaka linya niya. Kahit bali, kahit, anong iba-iba yung kasing ikot niyan, okay lang. Basta ganyan. Ganyan yung pagkakasalpak. Ayan. Okay? Tapos, ito yung napit natin. Ito yung crown. Anong unahin nyo? Crown lock. Okay, crown lock. Tignan nyo. Hindi naman talaga nahigpitan yan, ah. Ganyan lang siya. Kasi maghihigpit yan yung pinaka ano. Ito yung washer. May nakalagay niya na outside. Yan.
Yung outside dito, banda niya sa labas yan. Ganyan. Tapos yung lock. Yung ating para hindi kumalas. Ah pala, wag, pag sasalpak nyo, ayusin nyo, bakit lumihis. Malolostrid yun. Medyo mabigat-bigat pag nalostrid yung thread sa loob. Yan. Pitan na natin. Sa pag-igpit nyan, kung wala nga kayong ano, crown, silsilin nyo ulit. Walang problema yun. Silsilin nyo. Kahit, in, ano, kahit hindi magtapat-tapat pala yung pinaka... Yung yan, kahit hindi magtapat yan, kahit isang piraso o dalawang piraso yung magtapat, walang problema yon. Mas importante, may malak siya. Kasi hindi naman kakalas yan, basta nakalak yun eh. Tulad yan, dalawa lang yung may lalak ko dyan. Hindi pa ganong baon na baon yun, pero at least nakaharang siya. Hindi siya kakalas. Yan. Imitan nyo na flat screw. Yan. Okay. Yan. Dalawa lang yan. Dalawa lang na ilako dyan kasi hindi naman taga si Centro lahat yun. Ginan nyo. Okay. Nyo. Ay no. To tsaka sa taas, sa baba. Yan lang. Dalawa lang yan na ilako dyan. Hindi mo malalak lahat talaga yan eh. Kahit isa lang okay na. Tapos, lagyan na natin yung ano cover niya, yan. Screwin nyo lang ha. Huwag nyo na siyang impakin kasi talagang delikado, napaka ano niyan, napaka lambot, madali siyang mabasag. Bakit ko nasabing madali mabasag? Kasi naka-experience na ako niyan. Buti may pamalit ako. Yan lang. Sa kabila. Okay. Pitayin nyo. Kahit kamay, kayang-kaya na yan. Basta huwag lang impakin. Madali talaga mabasag yan. Yan. Tapos taas. Alternate ba? Sa gilid. Sa kabila naman. Subscribe kayo guys sa channel ko kung sakaling may lalabas tayong video. Bani bagong video. Tsaka mga request kayo, baka sakaling ano, magawan ko ng solusyon. Maglabas ako ng mga video. Kasi ito, naglalabas lang ako pag may ginagawa ako. Papagawa sa akin. Kadalasan naman, mabago tayo. Ito, yan, nakaganyan siya. Ganyan yung paglagay niyan. Ganyan. Okay. Hindi naman katulad niyan sa mga wave na ano, pag inano niyo, tatama. Siya kasi, hindi wala lang ibang tatamaan yan pag kinambi nyo, pag tinesting nyo. Hindi yan, wala yan uuntugan. Kasi, nandyan na nga siya sa gilid. Ayan. Kanya yung spring, and dowel. Yun yung dowel niya, as lagi yung spring. Yan, sa loob, sasalpak nyo ganun. Yan, ganyan. Okay. As, lagay nyo na ngayon yung ano, yung housing. Bago nyo pala ilagay yan, luluwagan nyo muna yung pinaka-adjusta ng clutch. Okay? Tuturo ko na rin paano mag-adjust ng clutch. Yan. Medyo, nilagyan ko siya ng anis ng ano, gasket maker para hindi siya tumagas. Yan. Pag-adjust nyan, luluwagan nyo muna siya, syempre. Parang tornilyo lang din. Yung tornilyo na yun, paluwag, pakaliwa. Yan. Mamaya, napasok ko lang. Yan kasi niluwagan ko na yan kanina pa. Hindi ko lang na ano sa video na wala sa log ko ipakita. Yan. Eh yung pinapupukpok, goma lang yan ha. Hindi yan yung martilyo. Goma lang yan, hammer. Nasesingin natin yung kambyo. Okay. Medyo malambot yan kasi wala siyang tinatamaan pa. Nakaluwag kasi yung pang-adjustan dun sa clutch. Ayan. Lagay ko lang muna to. Ito kasi medyo ano to eh. Lost thread to eh. Lost thread kasi yan eh. Medyo matigas siya ipasok. Ano eh. Itulak pa eh. Para pumasok.
hindi pa yan pahigpit ha. Kala nyo, mahigpit. Inaano ko lang kasi medyo palostrid na binabaon ko lang ng konti. Okay. Lagyan nyo muna mga tornilyo, mga boss. Tagal, no? Hindi naman talaga maano yan. Mahigpit. Hindi naman talaga mahigpit na mahigpit yan. Matigas lang talaga siya yan, no? Medyo lostrid na nga rin sa loob. Lagyan nyo lang muna yung mga tornil niya. Huwag nyo masyadong higpitan pa. Pamalito kayo sa paglalagay ng tornilyo. Yung unang-unang nilagay kong tornilyo, yun yung pinakamahaba. Doon yun. Ito yung mga dyan sa baba. Medyo pantay-pantay na yung mga tornilyo niyan. Tatlo lang naman yung medyo mahaba dyan. Lahat yung puro sa taas. Pinakamahaba yun yung unang kinabit ko. Okay. Nabili kayo ng ganyan mga boss oh. Kung mga DIY kayo. Mga 8 range na T-range. Size 10, 12. Yan. Magagamit nyo yun. Napaka ano yun. Lalo sa mga Mio pang ano. Linis ng pang pambukas ng panggilid. Ganyan. 8 tsaka 10. Yung iba kasi dyan, ano pa, tatanggalin pa yung tambutso sa Motorstar, tatanggalin pa kasi sumasabit. Hindi nyo may papasok yun. Kailangan luwagan. Ayan, ngayon tayo mag-iigpit na. Igpitan na natin lahat. Alternate pa rin yung pag-iigpit para hindi maangat yung gasket nyo sa loob. Kasi pag ano eh, mahigpit agad doon, iba, tatagas. Alternate yung higpitan. Yan, mahigpit na siya. Yan, makasobra kayo sa higpit, malulostrid lang kayo. Yan, mukha lang mahigpit talaga yung ginagawa ko. Kasi tansyado ko naman. Yan. Sa natin. Usan ko lang muna. Ito, sa pag-adjust ng clutch yan. Higpitan nyo muna. Pag mahigpit na, sa ibig sabihin sagad na yon. Yung pag-adjust niyan, pakaliwa. Dalambutan nyo lang. Pag may naramdaman kayong parang medyo tumigas na ng konti. Okay na yon. Ano yung clutch nun? Pantay na. Pag-adjust na siya ng maayos. Tapos higpitan nyo na ngayon yung nut niya. Testingin nyo ngayon yung cambio. Hindi mo wala ang sasabitan yan kasi hindi na mga tulad sa mga Wave 100 dyan. Tapos, siyempre, huwag nyo munang papanda rin, wala langis. Lagyan nyo yung langis. Pala kayo kung anong langis na gusto nyong ilagay. Yung naglalagay nga dyan, sa ibang vlog, mantika eh. Naano ko lang yung kick kasi kung may slide pa ba. Kasi doon yung maano yung sa kick. Dahil minsan pag kick kayo malambot na. Ibig sabihin sliding na. Ngayon, nalagyan na natin ng langis. Ito yung budo ko. Binili ko to trotot para sa anak ko. Eh, tapos na New Year. Ayan, may pakinabang pa rin. Buhos ko na yung langis, no? Hey. Okay. Yan, ganyan lang. Simple lang mga boss, di ba? Nakikita nyo naman yung putres maluwag. Kasi kailangan yun kasi para ano. Umano yung ano niya. Kasi sasabit yung ano eh. Yung pinaka putres eh. Hindi nyo mahuhugot yung crankcase. Okay ko na yung lock ng kick. Okay. Yan. Tapos higpitan nyo na rin.
Yun yan. Ganyan na yung langis, di ba? Hindi ko na siya kasi na-test drive kasi biglang nag-pull yung memory ko. Memory ng cellphone ko. Medyo mababa lang kasi yung cellphone. Naka-cellphone lang kasi ako eh. Okay? Yun lang guys. Subscribe kayo guys sa channel ko ha. Para kung may mga updated akong mga video, ma-update kayo. Kasi dati, puro Choy Nori. Kung hindi kayo familiar sa Choy Nori, mga ano lang yung pan-Japan, dadali lang din naman gawin. Salamat mga boss!